Nasilip naman po ng Commission on Audit ang mahigit 25 million pesos na halaga ng mga expired, malapit nang ma-expire at overstock na gamot sa ilang ospital at DOH regional offices. Bukod pa po yan ha, sa halos 60 million pesos na equipment para sa isang programa na nakatiwangwang lamang daw. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Sa 2016 report ng Commission on Audit, nasita ang Jose Reyes Memorial Medical Center dahil sa 225,000 pesos na halaga ng mga expired na gamot na nakadisplay pa sa butika. Pangamba ng COA, pwede raw magkamaling ibenta ang mga expired na gamot na ito sa mga pasyente. Binanggit din sa report ng COA ang mga expired, malapit na mag-expire at overstock na gamot sa iba pang ospital at DOH regional offices na umaabot na mahigit 25.8 milyon pesos. Para di na maulit ang problema, may mga monitoring card na ang kada gamot na nakadisplay sa butika sa JRRMMC, kung saan makikita ang expiration date nito at kung gaano nakarami ang nabenta. If it, that medicine expiring in 6 months, we have to do something regarding that medicine. I-alert nyo na yung supplier. Mm-hmm. Or i-alert din namin yung mga aming end users, yung mga doctors, na merong mga medicines, if you have used for them, then we will dispose of them as early possible. Pero ayon sa DOH, hindi maiiwasang may mga gamot sa kanilang stocks na mag-expire. Halimbawa, maalala nyo, nung pandemic influenza, bumili kami ng mga oseltamivir. So yon ay stocks namin para kung magkakaroon ng outbreak, may maibibigay kami. So ito, walang regular na gumagamit. So kung wala kaming outbreak ng influenza, at walang paggagamitan noon, may expire yung mga gamot na to. Pero kung kinakailangan siya at wala kami rito, mas malaking kasalanan nyo. Ang mga expired na gamot, pinapalitan naman daw ng mga supplier. Kinukuha yon, ilalagay namin sa certain area doon, kinukuha. Tapos papalitan na po ng supplier. Mm-hmm. Because it's a difficult thing for hospitals. It's not the same as yung nagbibenta ka ng mga pagkain. Kapag hindi raw masyadong kailangan ng gamot, posibleng bawasan daw ang dami ng binibili ng DOH. Hindi naman kasi kami basta namimigay ng gamot kung hindi naman kailangan para maubos lang. So may mga gamot talaga na na-expire. Pero ito naman ay within doon naman sa computation namin. Nasita rin ng COA ang DOH dahil sa mahigit 58 million pesos na equipment sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program o HFEP na nakatiwangwang at di ginagamit. Pati na mahigit 240 million pesos na halaga ng mga asset na di rin napapakinabangan. Tiniyak naman ng DOH na ginagawa na nito ng mga solusyon ang mga pinunang problema ng COA. Tina Panganiban Perez, GMA News.